Babalik ang PTV Balita ngayon. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na susuportahan ng pamahalaan ang mga mahihirap na Pilipino na nangangailangan ng maayos sa tirahan. Ayon sa Pangulo, batid niyang nahihirapan pa rin ang ilang pamilya na bayaran ng amortisasyon para sa mga pabahay ng gobyerno. Kaya naman, nananawagan siya sa Kongreso na isama ang housing interest subsidy sa national budget sa mga susunod na taon. Sinabi rin ng Pangulo na pinag-aaralan na rin ng kanyang administrasyon ang pagtatayo ng subsidy fund para sa housing program ng pamahalaan. Sa ibang balita, higit 200,000 customer na Maynila ang inaasahang tatanggap ng rebate o balikbayad simula sa Pebrero. 376 pesos ang rebate sa mga customers na nawala ng tubig na higit 24 na oras, habang 101 pesos naman sa paputol-putol o intermittent supply. Magugunitang noong Disyembre, naapektuhan ng water interruption ang ilang lugar sa Parañaque, Muntinlupa, Pasay, Bacoor, Imus, Rosario at Noveleta sa Cavite dahil sa mababang water production sa pututan facility. Alamin naman natin ang mga balita mula sa PTV Davao. Magandang hapon, Julius Pacot. Daghang salamat, Naomi. Nakumpiska sa Bureau of Customs Port of Zamboanga niyatong January 25, 2023 ang 18.6 million pesos nga kantidad nga smuggled nga Bombay. Gilangkuban kini sa 5,611 ka mesh bags sa imported red onions ug 2,249 ka mesh bags sa imported nga white onions. Nakuha kini sa sea vessel nga MV Princess Nordiza nga nagabiyahe gikan Taganak, Tawi-Tawi ug padulongunta sa Barangay Baliwasan diha sa Zamboanga City. Atol sa mga operasyon, nasayrang walay sanitary ug phytosanitary import clearance gikan sa Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry ang maong produkto. Kini na ay katulong operasyon batok imported onion sa BOC Port of Zamboanga karong bulan na palang sa Enero ning tuiga. Samtang gianunsyo ni kanhi Pangulo Rodrigo Duterte nga maghatag siya og 500,000 pesos nga reward sa eyewitness o kinsa man ang makahatag og plate number sa white pickup nga nag hit and run sa 22 anyos nga si Ana May Talili natong Enero 26 sa Kadlawon sa Tulip Drive MacArthur Highway Davao City. Gibutyag sa kanhi Pangulo sa gikan sa masa para sa masa program sa SMNI. Kini aron hatagan og hustisya sa daling panahon ang responsable sa kamatayon ni Ana May Talili. Ang biktima gikan sa trabahoan og pauli na unta sa ilang balay diha sa Mintal, Davao City, dang gidumbol sa white pickup ang iyang gisakyang motorsiklo. I would give 500,000 to an eyewitness who would be able to describe or give us the plate number of the vehicle. Yeah. Gusto ko lang makuha yung plate number ng vehicle. Pag nakuha ko yung plate number, makuha ko na. Huwag mao ka itong mga nag-unang mga balita. Gikan din sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot. Balik ka nimo, Naomi. Tagahang salamat, Julius Pacot. Narito naman ang mga balita ang dapat niyong abangan mamaya sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanawagan sa Kongreso na maglaan ng subsidiya para sa mga nahihirapang magbayad sa pabahay ng gobyerno. Silipin, sitwasyon sa huling araw ng voters registration para sa barangay at SK elections. At Kadiwa Store sa Pasig City, matatagpuan na rin sa ilang gasoline station. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon!